Gandang araw sa ating lahat. Ito guys, makikita nyo sa dashboard ng service ang aking modem. Gamit ang D2 SIM. Ito, makikita nyo naka-auto na rin ang frequency. At nag-set na rin ako ng APN. Ayan. APN internet.dito.ph. Ganun na rin ang ating VoLTE. Enable na. Ayan. Kaso, no service pa rin. Ngayon, ang gagawin natin, papalitan natin ng ibang firmware. Magre-reflash po tayo. Nasa description po ang gamit kong firmware. Credit po kay Boss Lindon. Salamat sa pag-share, Boss. Ayan. Una, mag-jumper mode po tayo. Ayan. Tapos, isaksak natin ang power cable. Dapat pagkasaksak natin, hindi siya iilaw. Meaning, success yung pagka-jumper natin. Ayan, walang iilaw. Meaning, okay siya. Ngayon, saksak na natin ang male-to-male cable. Pagkatapos, i-check natin sa device manager kung connected na may COM port na tayo. Ayan, meron na guys. Tapos, ready na tayo. Unang gawin natin, i-click si USB loader. Ayan, hintayin natin matapos. Tapos, ang second natin gawin is i-run natin si firmware. Kung naka-open line ng modem nyo, hindi na kailangan i-click si one-click open line. Ayan, hintayin lang natin matapos. Ayan, nag-start na siya mag-flash.
Ayan siya guys, nag-reboot. Meaning okay na. Tryin natin ma-detect yung SIM. Tanggalin muna natin ang power cord tsaka yung USB. Tapos saksak natin ulit ang power cord. Ayan. Ayan siya guys, may signal na tayo. Ayan. May full bar na tayo. Madidetect niya yung dito, SIM card. Ayan. Connect natin ang gamit tayo ng LAN cable. Tapos, tingnan natin yung dashboard. Ayan, connected na tayo. Tapos, open tayo ng browser. Type natin 192.168.8.1. Ayan ang bagong firmware natin guys, may signal tayo, nadidetect niya yung dito. Ayan, 4G plus. Log in muna tayo. Ayan siya guys. Ang VoLTE natin naka-enable. Naka-enable na. Registered. Tapos sa APN natin, naka-default na si dito APN. Ayan. So guys, sa network settings natin, walang band selection. Pero pwede tayo gumamit ng Huawei Manager para mag-set ng band frequency. So sa ating device information, ayan, B525. Ayan guys, yun lamang po, maraming salamat.